Kamu ingin saya katakan? Hello mga kalakay, good morning po sa ating lahat. Ang video natin ngayon ay magluluto tayo ng order na fried chicken na mga 150 or more than 150 pieces. Ito ay order ng isang customer at ipapakita namin ngayon kung paano kami magluto ng fried chicken sa maramihan. So kasama ko ang aking kapakit, si Mrs. Hello! Yun, siya ang ating star cooker ng fried chicken. So mga kalakay, samahan nyo kami sa aming pagluluto. At kung bago ka sa ating channel, ay huwag kalimutang i-click ang subscribe at ang notification bell para updated ka sa susunod ko pang mga video. At don't forget to like na rin and comment down below. So, simulan na natin. Ayun na si Kabakit, hindi na mapigil, talagang sinimulan na niya. Okay ka lang ba dyan, Kabakit? Ginaganda na yung order eh. So, nandun na siya, nag-cook na siya ng chicken. Yun ang pinagsasawsawan niya ay tubig lang. Yan ang ating magic ingredients. Tubig. Yung iba ay hindi makapaniwala na gumagamit kami ng tubig. Yung tubig kasi ay yun ang nagpapakrispy sa aming chicken. At crispy siya ng mas mahabang oras. Yung iba kasi ay crispy siya pagka mainit lang. Pagka malamig na yung chicken nila ay lumalambot na. Pero sa amin kahit lumalamig yung chicken namin ay magiging crispy pa rin. Yan ang aming sikreto mga kalakay. So ito yung ating mga kagamitan. At yan yung mantika namin ay palm oil. Medyo umiinit na siya. Basta alam na natin na kailangan ay siguradong mainit bago natin isalang ang chicken. Ayun. Yun, ganyan ang mantika namin. Isang container. Gaya ng manok, nagmamahal. Ngayon, pati mga ingredients ay pataas din ng pataas. So, ano ang mangyayari sa mga katulad kong chicken? Hindi mag-adjust tayo. Kung hindi ka marunong mag-adjust, ay wala kang kikitain. Ito ay order mga kalakay. 150 pieces. Mamaya sa dulo ng aking video ay lalagyan natin ng costing kung magkano ba ang pwedeng kitahin sa ganitong order. Yung ginagamit natin ngayon na breeding mix mga kalakay, ay kung paano gumawa ng breeding mix ay ilalakip na lang namin yung video ng paggawa ng breeding mix. So para masundan natin yung video ng paggawa ng breeding mix. Ayan si Kabakit oh. Ay batido na yan sa pagluluto ng fried chicken. Ito ang pagluluto ng maramihan. Halos mga 16 years na siyang nagluluto mga kalakay. 16 years of cooking fried chicken. Yan. Oh. Kala ko hawakan mo. Pag pinawakan mo, kailangan, fried chicken ang kamay ko. Sigurado natin na mainit. Yun, yun ang isa pang technique. Hindi pa pwede. Di ba, isa pang technique yung stick? Oo, isa pang stick. Lalagay mo yung stick dyan. Kung bubula sa ilalim, ay mainit na. Ito naman, yung kunting harina na lalagay sa mantika. Pag ganyan, Kabakit, mainit na siya o hindi pa? Hindi pa, medyo ano, painitin pa ng konti. Ah, medyo painitin pa daw ng konti. Kasi pag hindi siya, hindi niya nakuha yung tamang init niya, masisira yung kanyang coatings. Ayun.
Okay, at huwag naman yung ano, huwag naman yung masyadong mait na umuusok na kasi ano yan, matag dito, masusunog yung balat ng chicken pero sa loob, hilaw. Ayan, yung chicken ba first, oh. Pakinggan natin siya kasi siyang may mas alam eh. Kunti lang. Oh. Pero ako talaga, ako yung bahala sa kwan eh, marketing, sa selling, siya naman ay sa cooking. Teamwork kaming mag-asawa, mga kalakay, sa totoo lang. Nagti-teamwork kami, kaya naging success ang aming business. Sa mga nag-uumpisa, ay kung bago pa kayo sa aming channel, panoorin nyo lahat ng aming mga video, tiyak na masusundan ninyo. Wala kaming itinatago rito, lahat sinishare namin. Ang sa amin lang sana, bahala na kayo kung skip nyo ang ads o hindi. Mahirap naman gumawa talaga ng ganitong pag-share sinira na namin ang aming negosyo, mga kalakay. So, baka naman ay kaya na natin yung patalastas. Parang seryoso, ano? Ayan na siya. So, pagka ganyan ng bulwak ng mantika, alam na natin na maganda na yung init ng mantika. Dahil kung hindi bumubulwak yan, at hindi siya maingay, ibig sabihin ay wala pa, hindi pa pwede pag ganun. Pero pag ganyan, ang itsura, ang tunog ng mantika, ayos na yan. O, ganyan o. Ayun nga po palang ano, sinalang po ay 20 pieces. Oh, 20 pieces. Pwede po siya dito sa may ganitong kalaking kaserola. Mm. Basta wag lang po yung papupunoyin ng ano, mantika. Oh, kasi hindi naman kaya no, ng apoy. Kaya. Yung burner namin ay ordinary lang. Mas malakas sana yung pressurized. Kaso, yung isang pressurized na naiiwan dito ay matagal na. Kaya, may diferensya. Parang mayroong nakabara doon sa kanya post o sa loob. Saka pwede rin po ganitong ano, lutuan na ordinary. Ganito din lang ang gagamitin na kaserola para ito kasing kaserola na to madali siyang uminit, madali siyang makaluto. Ayun, pagtamahin na yung burner natin, mas maganda yung ganito kaserola kasi mas manipis. Mas manipis yung kaserola, mas madaling uminit. Mas makakatipid sa makakatipid. LPG. Yun. Saka sa mantika. Kesa sa tilyaki. Ang tilyaki kasi para sa amin yun, marami na natalagay. Parang malakas ang pwesto. Yun. Pero sa nag-uumpisa pa lang, ito pwedeng gamitin. Mga ganitong kaserola at saka burner. Tama po yun. So, ganito lang kami nag-umpisa sa kaserola. Pero sa mga pisto namin, sa anim na pisto namin ay tilyaki ang ginagamit nila doon kasi mas malakas. Mas madaling magluto pagka tilyaki. Basta malakas lang yung burner. Biro mo, yung isang tilyaki namin ay nakakaluto ng 30 to 40 pieces, isang salang lang. So, samantalang dito sa kaserola, 15 to 20 pieces lang. Oh, habang hinihintay mo, kabagat, magsayaw ka muna para ma-entertain yung ating mga kalakay dyan. Oh, wala na bang Shirley Chair on the ocean. Oh, ganyan. Parang ma-entertain naman sila, oh. Kaya lang, baka makapiright na naman tayo dito. Alright. Kaya, relax yun natin lang. Pagka nagluluto, para mas masarap yung ano, diba? Lagi ka naka-smile. Oh, yes. Okay. So, update natin ito. After a few minutes, maluluto na ito. Ayun, nagsisipaglutangan na. Ito ng
tagahalo. Ano? Okay na ba yan? Ano pa? Ano nyo lang? Konti. Dinayin muna. Dinayin muna parang kanin yun eh. Dinayin ba yan? Oo. Sa Ilocano din. Dinayin sa Ilocano, sa Tagalog, ano? I-in-in. I-in-in? Ano alam ko eh, oo. Hindi out. Out, out, out. Basta kasdilatan ang... Ano oras na ba ang alas na yung ginawa? Dali lang yun. Hindi pa ako nag-agahan ah. 8:54. Hindi habang nag-ano ka rin yan. Mga 10:30 kailangan ng customer nito eh. Kailangan may deliver ng alas 10 o exacto 10:30. Bali, ano yan, dagdagan natin ng 5 pieces kasi cookie natin yung customer na yun eh. Laging nag-order sa atin yun eh. Sabi niya, yung boss mo kasi dati nagbibigay ng pasobra. Kaya tumawag yung tindera natin. Oh, bigyan mo kaya ko. Sa mag-advance siya. Kung nag-advance na siya ng ano, payment. Pag-sukit talaga. Binibigyan mo rin yung payment. Oo. Pagka ganito na order, eh sigurado na yan. Hindi sa lahat magandang pagkaluto. Oo. Siyempre, siguradong magandang pagkaluto dahil yung talagang mentor ang pan na eh. Nagluluto na. Char. Hindi naman. Kuwapantak din ako parang-parang. Ito na ba yan? Ano ka lang kung marinate ko lang? Ayan mga kalakay, so pinakikinabangan namin ng fried chicken na nigusong ito ng halos 15 to 16 years na, pero mga mahigit 12 years na kaming nakapundar ng mga pwesto. O, anim ang pwesto namin, yung isa sana pwesto namin ay medyo humina, kaya nilipat-lipat namin. Yan. Ganyan lang talaga. Pagka may nag-close na pwesto, di maghanap na naman ng ibang pwesto. Ganun lang kami. May nag-close, may mag-open. Oo, ganun lang. Yan, gaun ko na. Hanguin. Hanguin ko na. Ayan, o. Oh. Hirap talagang mag-Tagalog. Para makita. Oh, dalawa tayo. Magkasama sa hirap at linhawa. Yan, kami mag-asawa. Talagang timot. Timot. Ang ganda ng luto ni Kapakit. Kaya araw-araw, kumakain ako ng fried chicken eh. Pagka isang nagluto eh. Charot ka. Pati yung mga anak ko, hindi nagsasawa sa fried chicken. Sinabi ka kasi. Na-addict ka sa fried chicken. Na-addict na sa fried chicken. Ayan, makakala kayo. Tamtaman yung coatings niya. Hindi makapal, hindi masyadong manipis. Pero hindi lumit yung manok. Pero hindi lumit yung manok. Yung iba kasi nagluluto eh, lumilit yung manok. Tumitigas yung manok. Ito sana yung magaya ng aming mga taga-tinda. Pero hindi pa nila ma-perfect. Pero at least, okay naman yung luto nila. So, kita kaya? Yan yung mga kalakay, oh. Sa loob niya. Juicy sa loob. Sa labas ay crispy. Ayan mga kalakay, nakakalahati na kami ng pagluluto. Pero tumawag kanina yung tindera namin sa pwesto sa palengke. Ay nandun na raw yung customer namin na naghihintay. Eh 10:30 ang usapan namin.
Eh ngayon eh 9:30 pa lang. Nandun na yung customer. So ang gusto niya ay kukunin niya yung order dahil samantalang nagluluto pa lang kami kasi hindi pa naman umabot doon sa pwesto para pambagbag na lang. Oo, so ganoon na lang ang binilin ko doon sa tindera namin na magluluto na lang sila doon para mabilis. So magluluto kami ngayon ng 100 pieces dito at mga 50 pieces ang kukunin nila doon sa pwesto para mas mabilis. Mga kalakay, sa ganitong mga order ng fried chicken ay pwede din natin kunin ang kanyang naging puhunan o total cost. Pero may iba na yung formula. Kung yung formula natin ay yung total cost ay fixed cost plus variable cost divided by quantity. Ngayon, ang formula natin ay yung variable cost divided by quantity na lang, wala na yung fixed cost at wala na rin yung labor cost dahil tayo na mismo ang gumawa o nagtrabaho. Wala rin tayong fixed cost na babayaran dahil ito ay order naman. Ito ay naluto dito sa bahay at wala tayong binayaran na permit dahil nandito tayo sa bahay. So ito ang magiging kwenta ng kanyang total cost. So, ito yung fixed cost natin na malilibre. Yung mga permit, tax, ganyan, renta. So halos 108. Yan, 108 daily ang malilibre natin. Ano din yung labor natin na 350. Ay malilibre na yan. So ang kukunin na lang natin ay yung direct material. Yon, yung direct materials. So ayan na yung manok na 10 kilogram, 155 per kilo. So 2,062 ang total niyan na direct materials natin. So ang gagawin na lang natin dyan ay divide na lang natin sa quantity na 150. Yung 150 kung saan natin nakuha ay yung naging chop natin doon sa 10 kilogram na manok. So ang price ng ating chicken ay 20 each. Kaya i-minus natin yung puhunan na 13.74. Mayroon tayong markup na 6.26. Yan na yung tubo natin, yung 6.26. So pagka i-times natin doon sa nabinta natin na order na 150 pieces sa 6.26 ay mayroon tayong tubo na 939. Yan ang tubo natin. Kaya lang eh nagbigay tayo ng discount. So mayroon tayong discount na nagdagdag tayo ng 5 piraso. So times natin yan sa 13.74 na total cost ay mayroon tayong discount na 68.7. So, ito na yung kwenta, 939 minus natin sa 68.7 na discount ay ito yung naging income natin dyan, 870.30. Ayan na yung natubo natin doon sa order na 150 piraso. Ayun mga kalakay, tapos na nating i-pack itong i-deliver nating order. So, hanggang dito na lang ang ating video mga kalakay. Salamat sa inyong panonood. At hanggang sa muli, tandaan natin, kung may Chicken Joy ang Jollibee, may Gardo's Fried Chicken ang Kalpo TV. Alright, bye-bye!